Hi, post prod Ian here. Medyo addition lang to sa ano, addition lang to sa video. And gusto ko lang malaman ninyo na medyo mahirapan or matatagalan ako sa ibang mga ano, ibang mga pinaplano kong episodes ng The Intrepid Show. So that's the reason why parang I have to skip the neurodiverse topic sa ngayon, as much as I don't want to, kasi yun nga med as much as it's really something that I would really want to polish gusto ko talaga pulido talaga yun, kaya medyo nag-aalangan din ako sa pag ano nung video na yun. So addition lang to do sa video, kasi before I actually record this bit, pinanood ko yung video ni V Cortez, and it's for real this time, and yun nga. Anyway, it's for real this time. So, masasabi ko lang kung make it official, yun lang masasabi ko. Anyway, let's begin this video. Let's go. The following video may contain sensitive topics. The views and opinions of the presenter to these are plainly his own. Furthermore, any and all views and opinions of the presenter do not, in any way, reflect the views, opinions, statements, and advocacies of his personal contacts, his family, his affiliations, and his profession. While the presenter makes a commitment that all content is original, he is obliged to cite references or acknowledge resources mentioned or used in the production of this video. This disclaimer is also written in the description below. Boss King, Neneng Lamig, kasal na? Gusto yan! Ladies and gentlemen, from its studio south of Manila, IJR Productions presents The Intrepid Show. Hi, it's Ian Riñon, and welcome to another episode of The Intrepid Show, and tis the salty reactions where commentaries need an extra dose of salt. A few months ago, I made a salty reaction on the engagement video of Boss King, nung nagtanong siya kay Pat Velasquez, yung bunsong kapatid ni Keng TV, and quite honestly medyo naging ambisyoso ako at that time, kaya nasabi ko na, well, I think I would love to be part of the altar party, maging server sa kasal ni Boss King at ni Pat, or kahit kay Juniboy at Vian Iligan, which would come soon. I am not sure kung kailan, pero sana makasal na sila. And siguro I am very much humbled, not really humbled but humiliated at this point, kasi parang hindi ako napakinggan, napakaliit lang naman akong YouTuber. Mataas lang talaga ang ambisyon ko at that time, and somehow I regret it. I absolutely regret it. So, talagang, yeah, it's my fault. It's on me. So, cargo ko yun. Okay? Ayoko umiyak. Kasi medyo nakakaiyak din tong because this video by Boss King is basically their wedding. Their same day edit of their wedding. Ang title nito ay Kasal na Kami Baby. Keng and Pat SDE by Bella Morsen Films. So, check nyo na lang, ilalagay ko yung link sa description sa baba. Before we start, I would just like to do this kasi it's salty reactions. I'm basically recording this on a holiday, and somehow my brother left me some beer. Sabi niya sa akin, kuya, sayo na yan. So, una sa lahat, Boss King, and Pat, basically Mr. and Mrs. Gaspar at this point, congratulations sa inyo, mabuhay ang bagong kasal. Cheers. And before I forget, IJR Productions does not condone any underage drinking.
If you are not of legal age, you are not supposed to drink. I am of legal age at this point, so this is the reason why I'm drinking beer. But if you're not yet of legal age, please don't even try. Okay? Yun lang. Now, let's start off with the big elephant in the room, and that is Pat's eldest brother, Kong TV. Now, we all know that Kong, basically Lincoln Velasquez, aka Kong TV, is in a relationship with his girlfriend, V. Cortez. And for the longest time, naging sila, they've lived under the same roof. Technically, they're cohabitating. That's also the case for Yo and Venice, Yo Andrada and Venice Velasquez, Juni Boy and Vien, and then Boss Keng and Pat. But since Boss Keng and Pat are already married, so they're off the list, technically, pwede na sila. Now, let's, and then, ano, and then Juni and Vien are just trying to correct everything that happened in their relationship dahil nagkaanak sila. So that only leaves Kong and Yo, or sabihin natin Kong TV and Yo niece in this thing. We understand that the Velasquezes are part of the Singles for Christ movement, basically the youth arm, the young adult arm of the Catholic group Couples for Christ. And I'm absolutely sure Tito Val, aka Papa Shoutout, and his wife, Mama Revlon or Mama Jo, or Tita Jo, are part of the CFC. For the record, isa sa mga kapitbahay namin dito, isa din sa mga tito at tita sa CFC. At basically, they're big guys out here. Kaibigan ko sila, ka-birthday ko yung tito, and then prior to my sister's graduation, involved siya sa YFC. So yun lang naman yung sa akin. Anyway, I just wanted to basically just address the elephant in the room here na yes, Kong and V and Yo and Venice are cohabitating. Technically, it's really it's really something that is discouraged by the Catholic Church, but then again, it's for practical reasons. And para sa akin lang naman, paunahan na lang si Kong at si Yo kung sino una magtatanong sa mga girlfriends sila. And my bet is that mauuna si Kong. Mauna si Kong magtanong kay V kasi makulit si V eh. Alam natin yan. Nadodocument yan sa mga videos ni V, sa karamihan sa videos ng Team Payaman. So, yeah. That's how it goes. Now, sobrang haba na itong intro ko. So, let's go ahead and react to this SDE of Keng and Pat's wedding. So, just in case, gusto niyong panoorin to without my reactions, again, the link is in the description below. So, let's start off in 3, 2, 1, go! Matapos din naman ang mahaba-habang panahon ng paglalakbay, pagliligawan, pag-iibigan, at napakahaba din namang panahon ng preparasyon. Finally, sino kaya pari ito? Eto na ngayon, si Pat at si Keng humaharap sa dambana. Kasama mo ako hanggang sa katapusan. Wow. Iyon ang inyong panghahawakan. Shit, kinikilig ako. Pucha. Naalala mo ba dati? Actually, for the record, I've actually met with my girlfriend before I recording this. So talagang nandun pa rin talaga yung nandun pa rin mga hormones, yung love hormones and all that. Talagang nakaka-miss, promise. And kung napapakinggan mo to,
You know who you are. I love you. And I really hope to see you again soon. Yun lang. Anyway, first thought, sino kaya yung ano? Sino kaya yung pari na nagkasal sa kanila? And secondly, saan kaya to? Saan kaya tong ano na to, simbahan na to? I'm pretty sure this is not Lanunciata Parish in Muntinlupa, where Father Nelson Osorio OSJ is the pastor or parish priest. Or I may be mistaken. Di ko alam kung saan to, pero this looks a bit old, or it looks old pero medyo mabago-bago siya based on the architecture and the interior design inside. So, let's find out. Ano mo ba dati? Nung mga bata pa tayo, naghahali tayo sa isang hotdog. Sinasabi mong busog ka na kahit alam mo. Goodness gracious me. Naalala mo? Wait lang ha. Goodness gracious me. Sorry, I'm going to have to put in my liturgical hat here, or pseudo-liturgist hat here. Pahiram muna, Paolo Kubangbang, okay? Alam ko sa'yo yan, pahiram muna. Una sa lahat, never, ever inalaw ng simbahang Katolika na magkaroon ng personal vows sa loob ng nuptial mass. Now, I am not sure kung nangyari to after the mass, but probably this is within the rite of marriage. Iniiwasan yon. Iniiwasan dapat yon actually. So, yeah, liturgical sins. Oh my goodness. Baka bago pa matapos tong video to, maubos na yung beer ko, saka kaka point out to sa mga ano medyo tagilid na ano ng liturgical shenanigans. So this is for reference if you're a Catholic and you're interested with Catholic liturgy, this is a very much a good reference for you when it comes to Catholic weddings. Okay, let's get back. Ang gusto lang natin ay ikasal kahit grabe sa kasalang bayan. Ngayong ikakasal na tayo sa simbahan, pinapangako ko rin sa'yo na hindi na tayo maghahati sa isang hotdog dahil lahat ng hotdog ko ay iyo na. Pati itlog kung gusto mo. Parang may ano yan ah. Parang may hidden meaning yan, Keng, ha? Buisit ka. Nasa loob ka na simbahan yan yung joke mo. Oh my goodness. Tapos Tagaytay eh. I think Tagaytay yung Tagaytay yung venue, and then itong simbahan na to is within the road in Tagaytay. Hindi ko lang alam kung saan to. Malamang ito yung bago do sa rotonda coming from Silang, kakaliwa ka. Kasi this is not the church of the Capuchins in Tagaytay, kasi ano yon, pakanan yon from the rotunda kung galing kang Silang. So and this is also not the church where one of my schoolmates back in high school got married back in Candlemas. This is a Silang yon. So ang dami ng tangents. Let's get back to the video. Okay, oh my goodness. Siguro at this point, anuhin ko na lang, paano ko ito gagawin? Baka maka-copy-strike ako na ito eh. You know, I actually bought new earphones. I'll be right back. A few moments later. Ayan na, iwas copy strike tayo. Saan ko ba ito yan? I'm doing this live at the mercy of the general public who's watching me right now. Goodness gracious me. Kung fans kayo ng Team Payaman, sorry kung medyo magiging harsh ako ng konti sa mga hindi man liturgical abuses, pero yung mga napupuna ko dun sa isa kasal ni na King Antat. Mind you, I don't wish anything bad. I actually
I actually love the fact that they're already married at this point. At by the time this video is recorded, eh, nag-honeymoon sila sa Siargao. Actually, nag-prenup sila sa Siargao. Umuwi sila ng Maynila just for the wedding. Tapos bumalik sila ng Siargao. Bumalik sila ng Siargao nang sila lang. Yung unang pupunta nila is with Team Payaman, and I guess ano, marami nang nag-vlog from some of its members, kaya panoorin niyo na lang, and I guess you're all aware of that. So, yun lang. Woo! Magde-December na nga, medyo malamig na ngayon. Nilalamig na rin ako sa ano, sa setting nitong electric fan na to. Diyos ko po. Oh boy. Moment of truth. Hopefully these earphones work. Anyway, screw this. We'll play it back now. Oh, naglugay sa reception si Pat. Nice. Ano ba yan, V? Blue talaga yung motif nila. Ay, parang alam ko to. Alam ko tong lugar na to sa Tagaytay. Parang Santorini something. Santorini style na resort. Love. I can't wait to spend the rest of my life with you. Ano bang, my husband. Ano bang, ano yun? I love you so much. Bye, wifey. I'm pretty sure. Di pa rin tayo, best friend and payaw. Bang! Uy! Pwede ko na paano lang magkakapatid. Masaya talaga siya eh, si Juni eh. Ako naman, ay, di pala ako. I'm pretty sure yung ano, maid of honor si Venice, since she is the sister. At this point na ano ah, tawag dito na parang nagmi-music sila, eh inu-mute ko to sa editing. So yun lang. Okay, sino pari na to? Most likely this is ano, this is in Cavite, since Tagaytay is part of Cavite. Basically, dahil sa famous. Hindi mo alam na ituro mo sa akin at naiambag mo sa pagkatao ko. At lagi kong pinapasalamat sa Diyos. Ito mga to. Hindi ako pinahirapang hanapin ka. Oh my goodness. Ilang beses man akong nawala. Taal is erupting at that point. Goodness gracious me. Palagi mo akong hinihila pa itong mapabalik sa'yo. At ang daming rason ng mundo noon para iwan mo ko. Pero kahit kailan, hindi mo ko pinitawan. Okay, ganito ah. I really like the personalized vows, personalized testimonies inside the church. Kaya lang talagang ano eh, talagang... Ah, si V! Pati si Tito Val, umiiyak na rin eh. Again, ano ah, natutuwa ako din sa mga sinasabi nila. It's just that sana ginawa nila yon after the mass, kasi wow, talagang mapupunta niya sa talaga sila ng mga ano, ng mga medyo liturgy savvy na tao, mga liturgy savvy na Katoliko. Yun lang naman. And sorry, nagtotok, nagsasalita ako dito habang nag-aano sila, habang nag-montage dito. Kasi nakamute to, and baka makapistrike tayo, so might as well, let's be on the safe side here, okay? Okay, ito na, moment of truth. Okay. That's a nice kiss. Nice. Next song. Actually, sinabi ko yun sa kanya na hindi ako iyak. Huwag niyang expect na iyak ako. Parang 12 years kong hinintay, 12 years namin tinrabaho parehas. Kaya ang mararamdaman ko talaga. Sobrang, parang pure joy. Oh my goodness.
Eh, umiiyak ka ng akin eh. Of course, yung mga ano, yung mga shenanigans sa kasal, really ano, ito na yung araw really... na pinakahihintay natin. And I just realized that God made us wait for 12 years. Because He wants to give us not just what we wanted, but because God knows exactly what we need. And I thank God that He prepared us for 12 years for this beautiful and perfect day of ours. Okay, sa totoo lang ah, mga kababayan, I really like this style of ano production nila. Talagang sobrang ano eh, sobrang in-emphasize talaga dito yung tagal ng relationship nila and at the same time yung ano, yung talaga. Thank you gift sa lahat na ginawa niyo para sa akin. Saka wag kayong mag-alala kasi hindi naman kayo mawawalan ng anak. Madadagdagan lang tayo sa madadagdagan lang kayo ng oil. So, yeah. Umiiyak to si, ano, Tita Jo. Okay. Sayang kinat yung, ano, yung tawa ni V. 12 years to. 12 years to forever, Bill. Man. Parang lagi ko sinasabi na sana dumating yung point na kasal na kami. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung paano, pero eto na, dumating na. Hindi ko alam. Ay, hindi kung pala si ano? Ano mangyari sa akin pag wala siya sa tabi ko. So, sobrang saya ko ngayon. Alam mo rin ba na gusto kitang makitang umiyak? Pero hindi dahil sa sakit. Gusto kitang makitang umiyak na dahil sa saya. Thank you for loving me unconditionally. You know, ikaw you ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Kaya pangako kong iingatan kita. I love you so much, wait lang. My love. Wait lang. Actually, nag-post si Boss Keng ng parang status niya habang naghahalibon sila ni ano, ni Pat sa Siargao. And parang kinote niya yung ano eh, ito sinabi niya eh. And I am not sure, parang kilala ko yung pari na ano eh, na nagkasal sa kanila eh. I am not sure kung sino yun. Paki-comment na lang sa baba kung kilala niyo yung pari na nagkasal kina Keng at Pat. God bless you, Father, and good luck sa simbang gabi. Yun lang po masasabi ko. Okay, akala ko, babalik na si Mother Superior dito sa ano sa Intrepid HQ eh. But anyway, let's get back. Okay. Ayan na yung mga ano, mga obligatory dance ano, dance numbers from the ano, from the wedding party. And of course, kasama yung ano, kasama yung pagbukas. So talagang okay. And I understand that a lot of ano, a lot of couples want that. Kaya lang yun nga, it's just unliturgical. It's just not advised in the I think in the GIRM. Yun lang ang siguro ang masasabi ko doon. But other than that, sobrang saya ko na kasal na tong dalawang to. It's just that ano, mabuti na lang din at ano, at hindi ako yung naging server sa kasal na to, kundi sasakit lang talaga ang ulo ko. Yun lang. Anyway, of course, the obligatory mano sa mga ano, manugang. Iyak na iyak talaga eh. Si Mavi ba yun yung maliit? Mahal, simula sa araw na ito, pinapangako kong ikaw na ang magiging top 1 priority ko. As it should be. I mean,
alam mo yun ah, ano kayo eh, mag-asawa na kayo eh. And I'm not sure kung may bloopers to. You were just a dream. Kumanta talaga. I never thought I could be like shit. You. I just can't compare. Of course. Anything I mean, kumakanta talaga ang ano, ang magkakapatid na Velasquez. Sintonado talaga si Boss King. Thank you po. Nako father, mananagot ka kay Bishop, pre, panigurado. Oh, goodness gracious me. Anyway, masasabi ko lang again, congratulations kay Boss King at kay Pat. Dun sa final part, ang ano ko lang gusto lang sanang sabihin dun is kumbaga it's very much no-brainer na ano na kumakanta ang mga Velasquez, si Keng, vocalist at gitarista sa banda. I think kumanta si Venice kapag nagduduet sila ni Yo. Si Junie, hindi ko alam kung kumakanta din to, pero malamang sa malamang yung mga medyo pop-ish, siguro nakakanta din niya, and siguro kumakanta din siya ng mga nursery rhymes kapag ano, kapag naglalaro sila ni Mavi. And yun nga, si Pat, kumakanta din. So, it's ano eh, it's really nice that we are blessed by these kind of videos. Pero yun nga, it's just a little bit of a stretch na parang ito yung nagiging conventional na ano na kasal sa ano sa simbahang Katolika dito sa Pilipinas, at pagpasensyahan niyo na maraming mga sasakyan dito sa kalsada kung saan nakatarik ang Intrepid HQ. A lot of things are going on here, so at nandito ako sa mess hall, so normally dapat doon ako sa ano eh, sa workstation ko, pero impromptu lahat to. Anyway, ang masasabi ko lang, kinikilabutan ako. Promise, kinikilabutan ako. It's not only because malamig as may electric fan pa nakatutok sa likod ko. Dahil din siguro sa ano, sa fact na man, these guys are already married. My girlfriend ako. When on earth am I going to marry her? Anyway, nasa amin yun, nasa decision na namin yun. And we're pretty much set on it. We're just working on it. In private. We'll just let you know. I'll just let you know once the deed is done. Nagkataon lang talaga ng online personalities tong sina Keng at Pat, pareho sila na kailangan medyo publicize to. But anyway, again, nakakatuwa na kasala sila. At pagpasensyahan niyo na kung may narinig din kayong radyo sa background, I would have to tell you a lot about it in the next episode, kasi somehow it's kind of a hobby, so yun lang naman. What else? I think yun lang naman ang gusto kong sabihin. Oh my goodness, I mean, alam niyo mga kababayan, I am really a stickler for liturgical stuff. Minsan nag-aaway kami ng girlfriend namin dahil lang doon, and I understand that she has more credibility on that subject because she had a master's degree. She had a master's degree in theological studies sa Ateneo. Kaya wala akong binatbat. I'm just a simpleton. So, yun lang naman. But based on experience, mapapakamot
kung ako talaga ang naging ako talaga isa sa mga servers nung ano na yon nung kasal na yan, sasakit lang talaga ulo ko sa totoo lang, kaya I think blessing in disguise din to. But I'm still hoping na kung tinanong na ni Kong si V, you know, the big question, sana maintindihan nila na meron talaga mga rubrics sa loob ng simbahan, and I think priests should also toe the line, frankly speaking, kasi minsan talagang hindi mo rin alam mo yun, it's really something that should be taken note. It should be noted kasi it's really something that one and done to sa totoo lang, one and done ang mga kasal, maybe renewal of vows in a few years time, pero iba pa rin kasi ang kasal so I don't know. Ewan ko na lang kung anong magiging reaction ng mga liturgical enthusiasts dito sa Pilipinas, but probably they would have a lot of notes on this. They would have a lot of reservations about this. Ang sa akin lang parang okay, medyo tagalit talaga, and it just made me think na kung pakakasalan ko yung girlfriend ko, I would make sure that it would be liturgically sound in a way na wala talaga tayong maabuso na, or wala talaga tayong innovations na wala kaming innovations na mailalagay sa liturgy. But anyway, that's a very private topic, so that's just my personal preference as well. Pero yun nga, since this happened inside the Catholic Church, syempre medyo concerned din ako, lalong-lalo na din sa Team Payaman. Also, medyo natatawa ako na medyo na concerned din kay V. Cortez, kasi there was this point in the wedding, I'm not sure when is that in the wedding, pero yung parang, I know it's very parang natatawa na lang siya na na parang kumain siya at the middle of the nuptial mass. Alam naman na, ewan ko kung alam niya yung communion fast na you should not be eating 1 hour before receiving Holy Communion. And of course, you would have to be in the state of grace. And that only means dapat nakapangumpisal ka. So, you know, that kind of thing. Natatawa na ako eh. I mean, siguro naman na-remind siya. But anyway, bits besides the point. Parang natatawa na lang din ako na nakalimutan ni V. Cortez ang communion fast. So, yun lang naman. And this video is just dragging on too long. Alam ko parang mga kalahating minuto na to. So I guess I would just end it with this thought. And again, I raise the toast to Christian and Patricia Gaspar. Mr. and Mrs. Gaspar, aka Boss Keng and Neneng Labeg. Keng, Pat, mabuhay ang bagong kasal. Enjoy your honeymoon sa Siargao. Cheers. Wow. Oh my goodness, baka malasing ka agad ako nito. Wag naman sana, mag-edit pa ako or di ko alam ko paano ko to i-edit. Anyway, I'll cut this video here. With all that said, this is Intrepidy and Riñon reminding you to keep your chocolate sweet
and your hindi ko alam kung anong pwedeng related sa kasal eh. Siguro make your pasta salty. Kung meron man silang pasta sa reception. But anyway, if you're watching this with a coffee, keep your coffee sweet and your comments salty. But at all times, be the salt of the earth and the light of the world. Until then, look alive, stay alive. And since it's Advent, let us prepare ourselves for Christmas. Not only physically, but also spiritually. Yun lang. Anyway, thank you for watching. And as always, see you next time. Ian out. Oh, before I end this video, please spare a prayer for me. I want to marry my girlfriend. I want to marry her and I want her to be my wife. Pagdasal nyo kami. We need your prayers. So yun lang naman. Pagdasal nyo kami, please lang, okay? And let's also pray for the success of the marriage of Boss Keng and Pang. Yun lang naman. Yun out. Bye-bye. Hi, it's Ian Riñon, and welcome to another episode of the intro ko leche. Come on.